ikaw nagkasala, maliligtas ka pa rin. Pag ikaw ay nagtiwala. Okay. So, ibig sabihin nito, ang kaligtasan ay hindi nawawala. Okay? Maliwanag ha? Ang kaligtasan ay hindi mawala. Okay. So, kung nagkasala ka, ano ang dapat mong gawin? Ingin ang kapatawaran. Halimbawa, nagkasala ka, namatay ka kaagad. Tingin mo, ligtas ba yung tao o hindi? Basta tumanggap yan sa Panginoong Jesucristo. Ligtas ba siya o hindi? Ligtas pa rin. Kasi hindi na wawala. Ano ang nawawala? Yung paniniwala. Hindi. Ano ang nawawala doon sa tao? Kaluluwa. Pakinggan mo na ako ha. Kasi importante ito eh. Nagkasala yung tao. Tumanggap ito kay Kristo. Nagkasala, namatay. Sabi nyo kanina, ligtas. Diba? Ligtas. Ngayon, ano ang nawawala doon sa tao na yon? Kasi hindi naman nawala ang kanyang buhay na walang nandoon din sa langit eh. Nagkasala siya eh. Yung so, relasyon. Eh hindi. Patay na eh. Patay na eh. Patay na siya. Diba? Patay na yung katawan. Okay? So ano yung nawawala doon dahil namatay na siya? Kasi hindi nawawala ang kaligtasan. Ligtas pa rin siya. Ano lang ang mawawala doon sa kanya? Yung kasalanan. Okay, so hindi niyo magets. Okay. Yung ang mawawala lang doon ay yung magiging reward niya pagdating ng reward. Dahil nagkasala nga siya eh. Nakita mo? Kasi sa lahat ng ginagawa pala ano. May crown, di ba? Yon. At least konting ano lang yon. Nasa darating na panahon maano yon, lalabas yon sa pangaral ninyo. Okay, go on. Tama yun. Natin. Juan 5:24. Note mo lang yan. Note lang ha. Para dagdag lang kaalaman. Walang kasamang kondisyon. Ha? Okay? Pakatandaan? Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan. Sa halip ay inilipat na siya sa buhay mula sa kamatayan. Amen. Gusto kong kung makita ang Gusto kong makita mo ang dalawang bagay sa talatang ito. Una, ang buhay na walang hanggan at ang pangkasalukuyan ay may buhay na walang hanggan. Hindi ito buhay na tatanggapin mo kapag ikay na ay namatay na. Namatay. Tatanggapin mo ito sa oras na nagtiwala ka kay Kristo. Pangalawa, maitawid ka sa na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Tapos na, nagawa na, sa ibang salita, wala nang paghuhukom, hindi na sa impyerno ang punta mo, kundi sa langit na. Okay, paliwanag ha? Yan ang paliwanag doon sa teksto ng John 5:24. Okay, go on. Pinatibay ni Pablo ang katotohanan ito sa Roma 8:1. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Okay. Totoo ngang wala ng paghahatol dahil si Jesus na ang hinatulan sa krus para sa ating mga kasalanan. Amen. Ang kamatayan niya ang nagbibigay laya sa atin para sa buhay na walang hanggan. Amen. Doon.